kwentuhan mo. Unang hinarang ng NBI Special Action Unit ang rider na ito na naghatid sa mga agent ng in-order sa Facebook na gamot sa COVID-19 na to si Lizumab. Ang rider din ang naging daan para maaresto ang online seller na si Crizilin Saklolo. 58,000 pesos ang benta niya sa isang 400 milligram na vial ng gamot. Pero ang SRP ng DOH ay nasa 28,830 pesos lang. Isang buwan na umano siya nagbebenta nito kahit wala siyang FDA permit. May 15 to 18 transactions na siyang nagawa. So, sinamantala niya yung high demand ng gamot na to na kaya niyang magpresyo ng mahal. Dalawang vial ang nakuha sa suspect. Tumanggi siyang magbigay ng paliwanag. Hayaan ko na lang po yung piskal at yung NBI. Sa imbestigasyon ng NBI, lumalabas na middleman si Saklolo. Ipapatawag naman ng tatlo umano niyang supplier. Nag-conduct kami ng surveillance dito sa mga sources na sinasabi niya. At natukoy namin na may isa siyang supplier na involved ay isang police. So tukoy na namin ang kanyang identity, assignment. Sa hiwalay naman na entrapment operation sa Pasay, nasabat ng NBI ang kahon-kahong mga vitamins at pati mga gamot na remdesivir at tocilizumab. Wala ring FDA permit ang naarestong suspect. Ano po ba nangyari? Nagbebenta raw kayo ng remdesivir? Ay ano, yung papasok mo lang. Abiso ng NBI, mas mainam na bumili ng gamot sa botika. Kung basta-basta ka lang bibili online, walang kasiguraduhan kung totoo ba yung gamot na binibili mo, kung may bisa ba. Plus, overpriced siya. Diba? So, pag pinapatronize natin kasi yung mga overpriced na ganito, lalong nagkakaroon ng lakas ng loob yung mga sellers na patuloy na magbenta ng mahal. Kulong ang mga suspect sa paglabag sa FDA Law, Cheaper Medicines Act, Price Act at Cybercrime Prevention Act. Nico Bawa, ABS-CBN News.